You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Matapos nga ang napabalita dati na di umano ay pagrereklamo kay social media influencer na si Tony Fowler ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas dahil sa malaswang mga video nito, ay tila hindi nga pinansin ito ni Tony bagkos ay nagmalaki, nagpaliwanag, imbis na humingi ito ng sorry o apologize or mag-apologize sa social media, especially sa mga batang nakakapanood nito. Bagkos ay nagpaliwanag pa si Tony Fowler at ginastify ang kanyang ginawa. Kaya naman ngayon, Tony Fowler pinapa-aresto na dahil sa kasong kriminal na isinampa sa kanya ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas. Yes, isang warrant of arrest ang ipinadala ng Pasay City Court upang arestuhin nga ang social media personality na si Tony Fowler ngayong Biyernes, January 19. At ang pagpapa-aresto sa vlogger ay kaugnay sa kasong isinampa sa kanya ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas. Ito'y dahil sa di umano'y paglabag dito sa freedom of expression dahil sa obscene o mahalay na music video ng kanyang kantang MPL. Matatandaan na noong September 2023, nang sampahan nga ng kaso itong si Tony sa paglabag na sa Article 201 ng Revised Penal Code in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. At mula nga sa report ng ABS-CBN, agad na nakapagpiyansa si Tony para sa pansamantala nitong kalayaan ilang oras matapos itong maaresto. At matatanda ang una na ring pinabulaanan ni Tony ang mga paratang na ibinato sa kanya ng KSMBP. Pinanindigan nga ng vlogger na wala siyang nilalabag na kahit anumang batas. Say pa ni Tony noon para sa KSMBPL, nais ko papunahin at sagutin ang kasinungalingan ninyo sa media. Una, hindi ako nagpakita ng blank organ kung hindi blank toys. Linawin po ninyo yan. Hindi ko kayo masisisi kung epekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata. Pero huwag po tayo magsisinungaling, lalo na't kriminal ang ikinakaso ninyo laban sa akin. Hindi din ho magandang halimbawa sa mga bata ang pagsisinungaling. Ikalawa, gaya ng kalayaan ninyong tawagin akong bastos, malaswa at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin o sayawin dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi niyo pag-aari ang mga ito, katawan ko, kwento ko, blank ko, opinion ko at pagkababae ko, akin to at hindi sa inyo. Ayon pa kay Tony, walang karapatan ang KSMBPI na pagbawalan siya at diktahan kung ano ang dapat niyang gawin. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako. Hindi nyo lugar ang pagkawala ng mga babaeng gaya ko o pagbawala ng mga babaeng kagaya ko. Gaya ng pagbabawal ninyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap. Hindi kayo ang karapat-dapat na manguna sa pagpuna lalo na sa mga usaping sexual naming kababaihan dahil unang-una hindi ito bawal at hindi kayo babae. Sa ngayon ay wala pang pahayag na inilalabas si Tony hinggil sa pagkakatanggap ng warrant of arrest. Bukas naman ang lahat ng social media article para sa nasabing kasagutan ni Tony Fowler. Well, ano ang masasay niyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.